Water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe po natin kay Water Signs. Mayroon tayo ditong not for you. Okay, so may mga bagay ba dito, Water Signs, na pinipilit talaga ninyo? Pinagpipilitan ba ninyo yung inyong sarili? Ayan, so let go nyo na yan kasi pwedeng hindi daw po yan para sa inyo. So mahirapan lang kayo kapag may mga bagay kayo dito na hindi talaga ukol pero pinipilit po ninyo. Okay, we have our fund. Meron tayo ditong a leg up. So yun nga po, parang kahit ano talaga yung gawin ninyo, pwedeng hindi talaga yan para sa inyo. Okay, meron ba kayong ine-effortan dito na tao? So yung tao na yun kasi pwedeng iwan din talaga kayo kasi pwedeng hindi talaga siya para sa inyo. Ayun oh, parang kahit anong gawin yung pagre-reach out, pagtulong sa tao na yun, you know, aalis at aalis talaga siya. Kasi pwedeng hindi talaga siya for you. So tignan natin. Pwede rin naman hindi yan tao. Pwedeng yan po ay isang opportunity, trabaho, ganyan. So baka nafe-feel mo sa trabaho, ikaw lang dito mag-isa, parang, di ba, parang wala kang mga co-worker, ganun. So tignan natin, parang extra effort yung binibigay mo. What is not for you, spirit guide? Ano po itong not for you na energy? A blessing to bring prosperity. Ayun, so meron ka nga ditong pinipilit talaga. Pero kasi pwedeng hindi yan magbibigay sa'yo ng prosperity. Kaya i-give up mo na. Sabihin natin, baka nga ikaw pa yung gumagastos dito. So na, instead na kumikita ka, napapagastos ka pa. So pag-isipan mo yan, water signs. Tignan natin, what is our fund? We have a blessing for peace of mind. So yung iba naman sa inyo, gusto nyo talaga ngayong araw is mapag-isa. Pwede gusto ninyo is magmuni-muni ngayon. We have a blessing on a resolution with this a leg up. Ayan po. So, malalaman ninyo kung ano ba yung mga tamang gawin para dito sa problems ninyo or para sa mga kinakaharap ninyo ngayong araw. So, parang kahit hindi nyo po yan masyadong, parang kahit hindi kayo masyadong mag-effort, ganyan, pag-isipan nyo lang and then meron kayong mapoproduce na, ano, na idea para dito, para masolusyonan po ninyo yung inyong problems. So, tignan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin? Kay Water Signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan natin pagdating sa trabaho ngayong araw. Spirit guide, pagdating po sa work, kamusta? We have Six of Pentacles. Okay. Mayroon tayo ditong Eight of Swords. So, meron dito, parang hindi yata, yung iba sa inyo, water signs, parang hindi kayo, sabi natin, parang yung buong holiday na to is meron kayong trabaho. Ayun, yung iba sa inyo, pwedeng napilitan lang. Yung iba naman po sa inyo, kasi pwedeng kulang sa tao, yan. Tapos yung iba naman dito, pwede po na, kasi marami kayong bayarin. So parang, instead na ipapahinga ninyo, ipapasok nyo pa rin. We have Six of Cups. Ayan. So, mukhang masyadong maraming trabaho dito. Kaya po yung iba sa inyo is ipapasok nyo na lang talaga to. Wala kayong day off. Yun yung nakikita ko dito. So, meron kasi dito, pwedeng nanghihinayang din kayo dun sa kikitain ninyo. So, tignan natin, spirit guide. Pagdating naman po sa kita, sa negosyo. Ayan, sa negosyo, we have King of Swords. Meron tayo ditong Three of Wands. Okay, at meron tayo ditong Queen of Swords. Okay, so may nililook forward kayo dito. Medyo mag-ingat lang po kayo kasi baka mamaya yung mga hinihintay ninyo, hindi pala siya naayos, mabuti. So, i-follow up nyo po. Yan, more on follow up yung nakikita ko dito ngayong araw. Kasi sayang, kunwari may mga naghahanap ng produkto na yun, tas hindi na i-deliver sa inyo. Ayan po yung pinapakita dito. Kaya, ayan, kung meron po kayong need kausapin dito, kasi same energy kayo dito eh. So, pwede po, hindi ko alam kung reseller nyo ba yan, or supplier nyo ba yung kausap ninyo dito. So, yun po. I-follow up po ninyo yung mga kailangan po ninyo na mga supplies. Kung meron man pa kayong kukuhanin dito. Tignan po natin pagdating naman sa kaperahan. We have Page of Swords. Hindi talaga kayo nauubusan dito, water signs, ng pwedeng pagkakitaan. Ayan yung pinapakita dito sa'yo. We have the Moon. So, meron dito pwedeng makakabayad kayo ng utang, yung iba po sa inyo. Ayan o.
parang naghahanap na kayo dito, gumagawa na talaga kayo ng paraan kung paano nyo po mababayaran. Or kung sino man to na may utang sa'yo, pwedeng ganun yung ginagawa niya. Some of them, pwedeng hindi naman makakabayad ng buo, pero mababawasan yung utang nila. Pero kung ikaw ito, water signs, pwedeng yan, yung mga utang mo is pwedeng mabayaran mo na siya. Depende na lang siguro yan talaga sa kung gaano ba siya kalaki. Yung, ayan, kung meron naman po kayong utang. Kasi meron tayo ditong completion eh. So, may matatapos dito. Kung hindi naman yan utang sa isang tao, pwedeng bayarin. Kunwari, meron kayong bayarin sa mga bills po ninyo. So, pwedeng mafu-fully paid nyo yan. At tignan pa po natin kung ano pa yung mensahe pagdating sa... Basta ang nakikita ko sa inyo dito is nagiging madiskarte na talaga kayo pagdating sa finances. Pagdating naman sa love life, sa mga single po, spirit guide, kamusta ang mga single natin na water signs? We have Queen of Pentacles. Marami sa inyo talaga dito is nagpo-focus sa pera, nagpo-focus sa mga bagay na makapagpapasaya po sa inyo. Actually, maraming na-attract sa inyo. Kaya lang kasi kung nakikita mo na yung tao na yun, mas magbibigay lang sa'yo ng sakit ng ulo, ganyan. Ng problema, so mas gugustuhin mo pa talaga is maging single na lamang, ayan. So pwedeng nag-entertain naman yung iba sa inyo, or could be nanliligaw naman kayo, gumagastos nga yung iba sa inyo dito eh, kapag gusto nyo talaga yung tao. Kaya lang kasi, ayan, pwedeng nare-realize nyo din na siguro eh, hindi pa ito yung perfect time para magkaroon kayo ng relationship. Kaya sarili nyo muna yung pinagkakaabalahan nyo dito. We have 5 of Cups para naman sa mga in a relationship. So may regrets dito. Pwedeng meron kayong hindi nagawa ng person mo ngayong 2023. Ayan, so pwedeng nagre-regret kayo kasi sayang yung pagkakataon. So may panghinayang, ayan, 5 of Cups. Yung iba sa inyo, pwedeng may away nga kayo ngayong araw na to. O, meron kayong hindi pinagkakaunawaan dito. So yun, parang may regret kasi pwede po na mas may, sabi natin, mas may nagbigay ng oras, kunwari sa mga kaibigan, ganun, kesa sa relationship. So ganun, parang hindi balance yung time. Tignan natin sa mga mag-asawa naman, we have Death Card. Tapos meron po tayo ditong 7 of Swords. So meron dito naman magkakabalikan, yun yung pinapakita dito. Ayan. Mm-mm. Tapos meron din dito magiging honest na talaga siya sa'yo. Pwede niyan yung pinapangako sa'yo ng asawa mo, water signs, na magiging honest na siya, na kung ano yung gusto mo, kung ano yung mga pasya mo, pwede yun na yung parang aayunan na niya. Ganyan. Yun yung nakikita ko dito. Kaya lang kasi we have 7 of Swords energy. Ibig sabihin parang sabi natin, parang ngayon binibibi ka niya, parang ngayon sumasang-ayon siya sa'yo. Pero pag nandun na talaga yung mismong sitwasyon na yun, pwedeng magbago yung isipan niya. So, alam mo yun, parang in a way, yung iba sa inyo dito, pwedeng, hindi ko alam kung kayo ba yung nagmamanipula or kayo yung namamanipula dito. Pero ayun, para matapos na lamang yung usapan, sige na lang. Ganun yung nakikita ko na energy. We have number 34, 5, 6, 21, we have number 32 and 27. Yan po yung mga lucky numbers mo, water signs. Maraming salamat po at mag-wish na po kayo dito sa ating singing bowl. This is for you, water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Wish fulfilled na po yan. Mag-ingat kayo always and more blessings to come.